Okay, so gumamit ako ng tools na ganito para hindi natin magtanggal. So makikita nyo guys, lalabas dito yung ground. Ayan o. So G, so ground siya. Ito naman. Sorry. Ayan, ilan siya? 12.4. So ibig sabihin positive yan, galing sa battery. Ito naman. So 10 volts. Minsan nawawala. So ibig sabihin controlled by ECM yan. Nakita nyo, ano? So yan yung sender na galing kay computer. Okay, so pagkatapos ng ititrahin, ito na naman ito, tsaka hanggang doon sa dulo guys. So balik ako pag natapos ko na. Okay, so dito tayo sa pressure switch sensor. So tingnan mo yung reading guys. So 2.23, so ayan, 2.23, tama yan. Sa galing sa ECM yan, ito ground. Ito 5.0 volt, ibig sabihin 5 tsaka 3 volts. Ito mismo wala na siyang direct sa battery. So puro lang siyang ano, puro lang siyang galing sa ECM. So okay, gumagana yan. So dito naman tayo sa kabila, sa kanyang TPS. So tingnan nyo guys ha, iaangat ko yung RPM. Dito kayo mag-accelerate, tingnan mo yung dito 0-0. So pag inangat natin, yung TPS niya lalaro na. Ayan o. Kita nyo, 1.2, 1.3. Isin nyo, nag-RPM siya ng kusa. Ayan o. Picture ano ba? Picture yung pinakaubos. Kana, o. Picture, yan. So ibig sabihin, naglalaro siya hanggang mag-set up siya ng 3.9 to 3.8 volts. So ibig sabihin, pag in-off mo, wala na siyang function. Diba? So pag in-RPM mo, ang ECM mag-accelerate. Late nga lang siya. So okay yun. Dito ganun din. So automatic ground siya. Ito naman 5 volts galing sa ECM. Asan na ba yun? Ayun, 5 volts. Grounded siya. Ayun o. 5 volts. Picture bread. So ibig sabihin, okay ito. Okay, naglalaro. Ito. Tsaka okay. Okay, meaning to say guys, okay yung mechanism ng valve train, yung kanyang TPS, yung cost ng low power at ng natatawag na buro-buro. So okay itong mechanism nito, wala problema. Okay, so lilipat naman tayo dun. So gawin ko na lang muna, i-recheck ko na lahat ng system, pagkatapos babalikan ko, pati yung aircon, titrahin ko pa yan, yung radiator, kasi naka-on kasi, alam nyo ba, mayroon akong tip sa inyo, naka-direct kasi yung radiator niya dito sa AC. Tapos yung supply, nagbumula pa sa supply ng relay sa kanyang switch doon sa ECM. So which is hindi siya normal, hindi siya maganda pag ganun na yung radiator fan mo guys, especially surplus, wag na wag kayong tawag niyan, wag niyong kumari. I-convert niyo agad kung halimbawa pag on mo ng aircon saka mag-start yung radiator fan, or pag on ng nag-automatic na yung aircon saka mag-automatic na yung fan. Para sa akin guys, wag niyo na lang gawin yon, i-convert niyo na automatic into ano, sa susuyan. Dapat pag on na susi, automatic siyang mag pa-function, tapos hiwalay na yung linya niya sa ECM o sa aircon, kasi masisira yung ECM niyan o sa ang linya doon na mismo yung ECM ang nagko-control. So delikado yun guys, mas delikado, magkakaroon ng problema yung linya ng ECM, especially sa mga sensor, yung talagang iniingatan diyan. Okay, may iba kasi sa mga technician ng mga surplusan, ang mahalaga sa kanila umandar lang. Pag umandar na yan, okay na yan, o wala na problema. So bahala na yung bibili kung masira sa kamay nila. So yun ang kawawa yung mga unit owner. Okay, so yun lang guys yung mga basic pointers ng tip ko sa inyo para para malaman nyo yung sikreto ng katong ganito mga unit ng mga transformer. So ang ating shoutout, Brad. Shoutout sa lumuod ngayon. Ikaw lang palagi yung picture ng ko ba. So ang ating partner guys. So ako yung mukha ko, hindi ko napapakita kasi mahirap na. Baka hanapin tayo, hindi joke lang. So sige, i-scan ko muna lahat guys para makuha ko na yung sistema, tapos balik tayo after that. Tapos may konti, i-install natin, paundry natin kung ano mangyayari, kung magbuburo-buro ba siya o maghihina ang power, and then malalaman tayo maya. Sige, okay. So yung full details ng video ko, i-click nyo guys, mayroong link dyan sa baba. Nandyan po yung full details ito kung paano siya sinimulan at paano siya matatapos. Okay.